Ayan mga kapuding, welcome back to my channel. Ngayon ang gagawin natin ay ano to, replay to sa custard cake natin. May nag request kasi na ang gusto niya yung custard cake lang talaga, yung step by step, yung walang ibang kasama. Kasi yung mga ibang nagawa natin, may mga kasama yun eh. May pineapple sandwich yung isa naman may chipon. Ito custard cake lang talaga to, yung gagawin natin yung step by step na ginagawa ko dito. At saka hindi tayo dito gagamit ng cream of tartar. Ito ano ko na rin to, tips ko na rin kung paano magagawa ng custard cake na walang cream of tartar. Kung ano yung pwedeng gamitin kung sakaling nawalan kayo ng stock ng cream of tartar tapos gagawa kayo ng custard or chiffon cake. Kung ano nga ba yung mga alternatibo na pwede natin gamitin. Okay, mamaya ituturo ko yan sa inyo. Samahan nyo lang ako hanggang sa kalahati ng video na to para malaman nyo kung ano yon. Ito, papakita ko yung mga gamitin natin sa ating custard cake. Ito yung mga ingredients natin mga kapuding. Yan. Siyempre yung royal, lima wala. Mantika, ito. Harina, thick flour, kalahating kilo, sukal, 900 grams, white sugar, ginseng itlog, ito lang, baking powder, asin, 10 grams, saka isang latang ibap. Ngayon mga kapuding, kung nasa bahay lang kayo, gusto nyo lang gumawa ng mga pang-snack nyo lang, maliitan lang. Pwede nyo gumawa ng 5 piraso lang. So, 5 piraso lang na itlog. Yan. 5 piraso lang siya. Pwede kang gumawa ng 5 piraso. Ngayon, ang gagawin nyo lang, i-divide nyo lang sa 3 itong mga ingredients natin. Kung 5 itlog lang yung gagawin mo, hand mixer, pwede yun. Kahit wala ka ng oven toaster, microwave, pwede yan, i-steam lang siya kung gusto mong gumawa ka lang ng pang-snack niya lang. Ang gagawin mo lang ay, i-divide mo lang sa 3 itong mga ingredients natin. So ito, i-divide mo siya sa 3. Basta lahat, i-divide mo siya sa 3. Pati ito, i-divide mo rin siya sa 3. Ngayon, ang gagamitin natin dito sa ating custard cake ay 3 ganito. Tapos, gamit din tayo nito 15 piraso. Saka 3 ganito. Ayan, mga kapuding. Ayan. Ayan ang ating gawin ngayon. Sana makuha nyo. Kasi kung gusto nyo lang gumawa ng maliit lang, pwede kami gumamit ng 5 itlog lang, tapos yung mga nakita nyo ingredients, pwede nyo sa i-divide lang sa 3 para makagawa kayo ng maliit lang na kasya lang pang snacks nyo lang. Saka yung lagayan, pwede i-divide nyo rin siya sa 3, 15 kasi itong 15 yung ganito, saka 3 ganito. Nga, pwede kayong gumawa ng 5 piraso lang na ganun, kasyahin nyo na lang. Okay, mga kapuding, umpisahan na natin yung unang step natin gagawin. Okay. Balikan ko. Yan, ang unang step natin ay siguruhin natin na malinis to. Walang basa ng tubig para walang tubig siya sa loob. Kasi pag may tubig siya mga kapuding, hindi alasan masyado yung mirang natin.
Yan, malinis siya. Saka ito, meron tayo ito. Ang unang gawin natin, paghiwalayin lang natin yung egg white at saka yung egg yolk. Ayan, mga pudding. Yung kinisi nating itlog, ito yung lima. Ito yung sampung igyok. Ito yung gagawin nating leche flan. Ito, ihiwalay din natin ito. So, yung lima, lalagay natin dito sa ating masahan. Ito yung para sa meringue. Maya, balikan natin yun. Gagawin natin ay yung atin muna chiplan. Ngayon mga kapuding, para mas maganda yung ating leche flan, basagan natin siya ng isang ganito, lalagyan natin siya. Isang, yan, haluan natin siya. Yan. Tapos, lalagyan siya natin ng asukal ng 300 grams. Yan. In, i-mix natin. Yan. 300 grams yan. Mix natin siya. Mix lang. Siguruhin lang natin na tunaw na yung ating asukal. Pwede nyo itong gawin. Hindi naman ito kailangan ng oven. Pwede ito siya steam. Sino, pwede kayo magdawa ng 5 pirasong itlog lang. Tapos, hindi pwede nyo na lang yung asukal. O sa 5 kilo, sa 5 itlog, sa 15 itlog, kung nagagamit natin doon, 900 na asukal, 900 grams. So, kung wala yung magagamit mo lang doon, 300. Ganun lang yun. Yan.
Ngayon, na-mix na siya. Ilagay natin ang ating bag. Ang gamit ko dito ay engine, di ba? Yan, busin natin siya para mas makapal yung ano natin. Yan, mix din natin siya. Make sure lang natin na ano, kulaw na yung ano, sukal natin. Pero gagamit din tayo dito ng salaan. Gamit na tayo ng salaan natin kasi ano, maliit kasi ito. So yan, ito lang. Gamit tayo dito ng salaan para wala yung mga buo-buo. Wala kasi tayong maliit na salaan kaya malaki yung gamit natin. Na nalagyan natin siya, lalagyan natin na ito natin mga malalaki. Nalagyan na siya lahat. Ngayon, set aside lang muna natin ito. Bilang na hindi matapon. Ito muna para malinis. Ito na yung ating limang tigway, egyo. Ngayon, lalagyan din natin sila ng 300 grams ng asukan. Yan, 300 grams din asukan. Ganon din ang gagawin natin. Hanawin lang natin ang asukan natin. Ngayon, natunaw na siya. Lagyan natin ating mantika.
Ang gamit nating mantika dito ay olive oil. Lalagay din tayo ng asin, 10 grams, pero hindi natin ubusin kasi meron tayo paglalagyan niya. Sa yung baking powder ko, dito ko na siya ilinalagay. Nahalo ko na siya dito. Pwede rin ihalo mo doon sa rin na pero nahalo ko na sa masa. Ano na siya? Ilagay natin ang ating royal. Lahat muna. Pwede muna yung ubos agad. Lalagay natin yung ating harina. Gamit lang natin tayo ng hayaga. Ngayon, tuloy lang tayo sa tarnik. Yan, ubusin na natin ang ating royal. Ngayon, nagagawa naman tayo ng meringue natin. Tingnan ko kayo. Ayan na mga kapuding, gawin naman ang ating meringue.
Ang meron kasi, kadalasan itong ginaganaw din cream of tartar. Ngayon, kung wala po kayong cream of tartar, pwede po kayo gumamit ng ito, kalamansi. Yan. Yanuhan ko lang yan. Tanggalan yan. Yan. Ang gagawin nyo lang, pipigyan nyo sa loob. Yan, ganun. Gamit kayo nito. Magsara para hindi malaglag yung buto. Yun. Yan, siya. Tapos, lalagyan nyo siya ng dakot lang na asin. Yan. Yan ang pwedeng gamitin in case walang cream of tartar. Diba? Halimbawa, magagawa kayo, tapos naubusan kayo ng cream of tartar, may malayo yung bibilhan, at least ngayon magkakaroon kayo ng idea kung paano. Okay, ngayon, ano na natin to siya. Lagay natin sa makina. Balikan ko kayo maya pag tapos. Ano mga kapuding, yung asukal natin sa ating merang, 300 grams. Yan. Inalagay na natin. Balikan ko na lang kayo. Yan mga kapuding. Kumalsa na ang ating merang. Yan ang ating merang. Yan. Diba? Sticky siya. Kahit kulang cream of tartar. Epektibo ang ginamit natin. Kaya ngayon, may idea na kayo kung paano kayo magawa pag wala kayong cream of tartar. Okay, ngayon ang gagawin lang natin ay mamasahin natin ang ilalagay natin dito sa ating mga bread pan. Balikan ko na lang kayo pag naman naman. Yan, mga kapuding, namasa na natin. Kung titingnan nyo, mula-mula yung ating mamon. Ayan, oh. Mula-mula ang ating masa. Yun ay ang dahil sa royal. Yan no, mula-mula siya. Oh. Pero optional lang yung royal. Kung gusto nyo yung tubig lang, pwede. Tubig lang yung gamitin nyo, pwede yan. Ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay na natin siya dito sa ating mga yan. Balikan ko na lang kayo kung tapos. Ayan mga kapuding, tapos na, lalagay natin siya lahat. Ngayon lalagyan natin siya ng tubig. Ito. Kaya kahit nasa bahay ka lang, kahit wala ang oven, pwede mo itong gawin. Pwede mo lang ito siyang steam. Ayan. Pwede ka mang gumamit ito ng lima lang itlog para maliit lang kasi ito marami ito eh. Divide mo lang sa 3 yung mga ingredients para konti lang ang gawa mo. Ayan. Kaya yung oven natin, na-assign lang natin to ng 10 minutes at to 50 degrees. Ayan, mali-mali na. Nagpainit na tayo ng to 50 degrees. Pero pagdating ng 10 minutes, papababaan natin siya ng hanggang 150 degrees na lang. Pag umalsa na siya kasi hindi na siya ano, mausunog. Ngayon, ang gagawin natin, lulutuin natin siya ng 20 to 25 minutes in medium heat lang. Okay, mga kapuding, samahan niyo ako, lutuin ko ito. Ayan mga kapuding, ito pa. Lagay din natin ito sa ating. Ayan mga kapuding, balikan ko na lang kayo after 10 minutes. Titingnan natin kung maalas. Ayan na siya mga kapuding. After 10 minutes, tingnan natin. Titingnan na natin ang ating pastel cake kung ano na nangyari.
after 10 minutes. Yan na siya, oh. Brown na siya. Ngayon, babalik natin din siya. Gamitan natin siya ng medium heat, mga 15 minutes pa. Kain lang natin mga kapudin, mga 15 minutes pa. After 25 minutes, ito na ang ating custard mga kapudin. Naluto na. Ayan. Ngayon, tatanggalin na natin siya sa ating lagayan. Gagamit tayo ng ito. Ayan. Ayan. Pwedeng gagamit tayo nito. So, subukan natin yung isa. Budik, balikan ko kayo pag tanggal ko na lang. Ayan na, tapos na natin tanggalin mga kapuding ang ating custard. Ito na siya, oh. Ayan. Ito yung bida natin ngayon. Ayan siya. Ayan. So, ayan. Iba, doon na sa estante. Ayan na siya. Tira lang tayo ng isang maliit para sa ano natin. Magiging thumbnail. Ayan. Magiging pangalan pa, magiging title pa na itong ating custard ngayon ay ano to. Custard cake, no cream of tartar. Ayan. Kasi walang cream of tartar to. Ang iba, doon na sa estante, hindi na natin pinakita. Ito na lang pinakita natin. Yung mga ano, ito na lang yung mga ganito. Ayan. Ayan mga kapuding. Sana naibahagi ko naman sa inyo yung ano, yung tamang recipe ng ating custard cake. Sana nasundan nyo yung step by step na ginawa natin. So, napakadali lang. Kung gusto yung gumawa ng maliitan lang, pwede na yun, bawasan lang yung ating ingredients kung ilan lang. Saka pinaka-importante ito, kahit nasa bahay ka lang, wala kayong oven, pwede itong gawin ng ano lang, steam. Ganon din yung proseso mga kapuding. Ayan, maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, sana like nyo naman ako, share. Subscribe na rin para updated ka pa sa susunod ko pang gawin. Sa nag-request ng ano ng recipe na to, ito na siya, yung custard lang siya lahat. Gawa na natin. Ayan, mga kapuding, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Hanggang sa susunod.